humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating dalupasang veterinaryo, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Hi sa ating mga viewers! Nandito na naman tayo. Yes, Doc, ito ay tuloy-tuloy na usapan tungkol sa mga itik, no? Pwede ka bang makapag-share ng mga terms na karaniwan natin ginagamit sa pag-iitik bilang ikaw ay isang dalubhasang veterinaryo? Okay, Amy, ako kasi mayroon din ako mga layers, kaya lang manok naman, ano ha? Ang mga common terms yan, yung tinatawag na D-O-P. Day old pullets. Yun yung galing sa hatay. Yeah, DOP. Okay? Yan yung galing sa nursery na kukunin mo at palalakihin mo yung day old pullet. Kaya tawag sa kanya DOP. Okay? DOP. Yung okay. Ibubrooding mo siya hanggang siguro mga isang buwan yan. Dahan dyan ang buhay ng mga itik, baking duck, at saka yung mga layers, saka mga broiler. Okay? Ngayon, sa mga layers, meron naman tinatawag na term, sa mga itik, yung tinatawag na RTL. Ready to lay. RTL. Ready to lay. Ibig sabihin, yung DOP, palalakihin niya ng certain age, na tulad sa layers, hanggang 16 weeks. No? Yes. Tapos doon, pagbibili mo naman siya, ang tawag doon, RTL. Bibigyan mo ng, kung halimbawa, binili mo yun, Amy, sa akin, yung RTL, maghihintay ka ng mga isang buwan, more or less kayo, ano, magpo-produce na yun ng itlog. Ng itlog. Doc, ibig sabihin ba, yung RTL, dumalaga. Yes. Tama ka, Amy. Ready to lay. Dumalaga. Palapit din siyang mangitlog. Kasi yung mga malalaking mga farm o malalaking itikan, wala na silang time na mag-produce ng maliliit na sisiw. Busy na sila sa production ng itlog. Kaya ginagawa nila, bumibili na lang sila ng RTL. Yan. Oh. Yung mga ready to lay o dumalaga. So, ibig sabihin, isang buwan, mangingitlog na yun, pwede na silang kumita doon. Tama ba, Doc? Tama yun. Pero yung mga 3 weeks sa pag nabili mo siya, yung RTL, ang itlog niya, maliliit pa yan. Maliliit pa yan, tsaka kukunti pa. Hanggang sa mag-normalize, another 1 month. Opo. Doon pa lang siya maglalay ng malalaki. Tsaka siya gaganda. Ano? Wow! Ayan, maraming salamat, Doc. Dagdag kaalaman. At saka, dagdag ko pa yung sinasabi ng brooding. Brooding. Ano ha? Yung yes. Brooding, yun yung critical period ng pag-aalaga ng mga day-old chick na DOP para maging RTL. Oh. Okay? Yun ay humigit ko lang. Ang critical niyan yung first week, followed by the second week, hanggang tumatagal, hanggat may edad, mas tumitibay ang tinatawag nating DOP to produce RTL. Oh, so Brody is first week, second week, and third week papunta ng RTL. Oo. At saka normal na pagkausap mo ay mga nagmamanok o nag-iitik, ang pinag-usapan yan, hindi day 1, day 2, ang pinag-usapan yan ay week 1, week 2, week 37, week 40, week ang pinag-uusapan dyan. Ang edad, hindi yung... week ang pinag-uusapan. Ayan! Yan sa ating mga kababayan.
we hope na itong mga dagdag kaalaman ni Doc Sophie mamaya ay magagamit natin sa ating usapan. Hindi na kayo malilito, di ba? Alam na alam niyo na kung ano yung pinag-uusapan natin. Eli, bakit? Sino ba ang ating resource person ngayon? Ayan, Doc. Ang ating makakausap ay galing sa malayong lugar ng Mindanao. Siya po ay galing sa Zamboanga del Sur, Pagadian City. Kaya exciting yung episode natin, Doc. Kaya sa ating mga kababayan, abangan niyo po. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosi, ngayong araw, naku, mabalad tayo kasi nasa malayong lugar itong ating guest, no? Galing pa po siyang Mindanao, Zamboanga del Sur. Mindanao. Yes! Zamboanga del Sur, Pagadian City. Di ba? Wow! Ang layo na! Ang layo na nang inaapat natin. Yun ang ganda sa atin na ganito ang communication natin, di ba? Advance sa communication. Sige. Thank you din po, di ba, sa internet. At kahit gano'ng kalayo ang ating distansya, tayo yung magkakalapit. Ayun nga, nabanggit ko, taga Pagadian City po siya, Zamboanga del Sur. Siya po ang may-ari ng Tampugaw Duck Farm. Siya po si Sir Rap Tampugaw. Hello, sir! Hello po. Good morning po. Good morning po, Doc. Good day sa iyo, Rap, at saka sa Amy. At of course, sa ating mga viewers ngayon. Po. Ayan, Sir Rap, napakalayo nyo. Salamat po. At despite the distance, ay magkakasama tayo ngayong araw. Oh, karangalan po ito sa atin. Ano topic Opo, si Sir Rap po ay nag-aalaga ng mga itik Pinas. Dok, sisimulan ko na po yung tanungan kasi na-curious ako. Sir Rap, ano po ba ang itik Pinas? Ang itik Pinas po, Ma'am Ami, ito po'y magandang itik po. Yung mukha po at saka yung kulay ng itik at saka malalaki po yung itik Pinas kumpara po sa native po yung sinasabi nating Pateros Duck. Mas maganda po ang egg production ng Pinas at saka iitlog po ito ng 200 to 280 per year. Mas marami po yung production po niya kumpara po sa Pateros. Opo. Okay. Ang genetics mo, saan mo kinuha yan? Naiba yung sa iyo eh. Saan mo nakuha ang genetics mo? Galing pa po yan sa Maynila po. Nung una po yung F1 po namin, nabili po namin dyan. Eh, hindi ko na lang po sasabihin kung saan. basta galing po dyan sa Maynila. Nagsimula po kami ng 500, yung F1 na binili namin. Tapos dito po, kami na po yung nagpo-produce. Kasi siho po yung nabili po namin dyan na 500. Sir, itong mga itik Pinas mo, ano ba yung mga itsura na to? Kasi sabi mo mas maganda sila. So ano itsura po? Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki at saka yung kayumanggi. Mga hybrid po lahat yan. Kasi ang nag-introduce po ng itik Pinas po ay si Doc Rini Santiago po ng NSDP by sila po yung nag-introduce. Kaya po tinitingnan ko po yung mga video nila simula po nung 1 2 3 na mga seminar po nila at saka tinitingnan po yung itik po, mas maganda po talaga kumpara po sa itik po nating Pateros. Opo. Sir, based dun sa nabasa ko, sir, sa itik Pinas daw, pwede mo nang ma-predict to ilan yung itlog? Tama ba? Ma-predict yes po. Ba? Kasi ang itik Pinas po, from sa laying stage po, aabot po siya ng 98%. 90 to 98% po. Sa first na po na pangingitlog niya hanggang 4 na buwan. Kasi malaki po yung percentage niya kumpara po sa Pateros. Pambalot ba yan o pang table egg o pang breeder ang gagawin mo? Ano po, Doc? Yun pong ginagawa po namin is pangbalot po, Doc. At saka yung
Pinas po na itlog ng Pinas, sinisiparit po namin, Dok. Kasi dalawa po yung ano namin, Dok. May patiros din kami at saka may itik Pinas din. Yun pong itik Pinas natin, kung may order ng siho, yun po yung binibinta namin. Tapos yung sa patiros po, yun po ang ginagawa naming balot. Pag shortage po yung itlog namin sa patiros, dinadagdagdag po namin pong yung itlog ng itik Pinas. Kaya lang, ang kaibahan po ng itlog ng itik Pinas, minsan nalilito yung mga tao bumibili ng balot. Kasi malaki talaga yung itlog ng Pinas. Sabi nila, sir, bakit magkakaiba yung itlog, yung balot? Sabi ko, dalawa po yung itik namin. Yun pong itik Pinas at saka yun pong itik, yung pong patiros. Kaya nga sabi nila, pwede po kayong makapagbigay sa amin, yun pong mga malalaki, yung ganito. Sabi ko, hindi naman yan, kasi talagang kung hindi namin yan ibinibigay. Kasi pang ano lang talaga yan, pang breeding po talaga yan. So minsan inahalo po namin doon, kaya nga yung namimili, nalilito sila. Kasi mas maganda daw yung itlog ng itik Pinas. Paano yun, sir? Doon sa value, halimbawa hinalo niya, pareho lang ng presyo? Pareho po yung presyo nila. Kaya lang yung tao, pinipili po nila yung mga malalaki. Kaya nga minsan, kaya nga bawal po namin hinahalo minsan kasi ang kinukuha po nila is yung malalaki, naiiwan yung mga maliliit. Yun po ang nangyayari sa itlog ng Pinas at saka sa patiros po. Yung incubation period niyan, yung pagpapapisa, parehas din? Yes po, Doc. Pareho po sila. Wala pong kaibahan po, Doc. 28 days po. Period po ng pagpisa. Opo. Sir, sige nga, kailan po ba nagkaroon itong itik Pinas? Parang, Doc, so si familiar ka ba dito? Ang kadalasan, pag sinabi itik, isa lang ang itik. Ngayon nga, excited ako na malaman sa kanya, hirap. Kasi ang itik Pinas po, Doc, at saka Ma'am Annie, pwede po natin hindi lang pangpangitlog po yung gamit niya, at saka ginagamit din ito, pwede po sa yung mga marinated duck, kasi malalaki po. Tumitimbang po ito ng 1.3 kilos. Yes po. Tumitimbang po ito ng 1.3 kilos. Kaya po, pasok na pasok po sa doon po sa yung mga marinated or sa ginagawa po nila. Diyan po sa Candaba or diyan po sa Laguna. Yun po ang ginagawa nilang fried itik. Opo, yun po. Yes po, kasi marami po diyan sa Luzon yung itik Pinas. Kaya nga dito sa Mindanao, ini-introduce po namin yung itik Pinas. Kasi para hindi po malogi yung mga duck racer po natin. Kasi talagang maganda. Pwede po yan sa pwede po yan sa mga pagala lang at saka pwede rin po sa poultry type. Pero mas maganda po yung sa naka-poultry type po siya. Pag sinabi mong naka-poultry type, nasa isang pulungan lang siya o yung katulad no, nakaipit na katulad ng mga layer ng manok? Hindi po. Kasi po yung niya, yung poultry type, dalawa po yung yung naka-poultry. Yun pong nakalapag at saka yung elevated. Yung elevated po, per square meter po, may tatlong itik. Okay. Pero pwede natin 20 by 20, 12 by 10, ganun. At saka pwede rin isahan yung 20 meters, ganun. Iisa lang sila. Pero hindi po sila yung pinapagala. Ang kagandahan po sa naka-poultry is mamimintin natin yung itlog at saka maganda yung production ng itlog, hindi masyadong bumababa at saka maibibigay po natin yung tamang pong pagkain niya at tamang nutrients para sa mga itik po natin. Unlike po sa patiros po, yun pong pagala, hindi po nila nakukuha yung sa tamang pagkain po sa ating mga palayan. Kaya nga po, hindi po accurate po yung mga itlog nila. At saka minsan, karamihan po sa mga patiros,
yung pinapagala, hindi po pare-parehas yung size po ng itlog. Whereas po sa ating poultry type, gaya ng pitikpinas po natin, pare-pareho po yung size ng itlog. Mas nako-control yung paglaki saka yung pangingitlog pagka naka-poultry itlog? Yes po, Ma'am Ami. At saka hindi po sila masyadong sakitin. Kasi hindi po sila nakakain ng mga bakterya na nakukuha nila doon sa mga palay kasi sila ay nakailibit or nakalapag lang. Hindi sila masyadong nakakalakad ng matagal. Yeah, yes po. Sir, pagdating sa pagkain, paano naman ang konsumo ng pagkain itong mga itik Pinas? Mas malakas ba sila kumpara doon sa mga itik Pateros? Yun pong pagkain, mapunta po na tayo sa pagkain. Kung paggala po, hindi po nila nakukuha yung nutrients at saka minsan hindi sila kain ng maganda. Yun pong naka-poultry type sa itik Pinas po, pareho yung pagkain nila. 120 to 130 grams per head per day. Yun po ang tamang pagkain ng mga itik natin. Pareho po yung ilibite, yung ano pong Pateros kung naka-ilibited or naka-lapag siya at saka yung itik Pinas, pareho rin po yung pagkain na sukat ng pagkain na binibigay natin sa kanila kasi yun po ang feeding guide natin. May feeding guide po yan. 120 to 130 grams per head per day. Amy, ibig sabihin yan, mas profitable yung kanyang itik Pinas. Dahil yes. Mas marami ang itlog at almost pareho ng feed consumed per day. Opo. Mas maganda ipromote yung itik Pinas po no, kaysa dun sa Pateros ngayon. Yes po. Mas maganda po talaga yung itik Pinas kasi maganda yung egg production niya. Malalaki yung egg production niya. Kasi kung ang buong Pilipinas po is gagawin natin na itik Pinas lahat ng mga duck raiser natin, maganda yung quality ng balot. At saka, ang itik Pinas po ay maganda pong, yung itlog niya ay maganda pong gawing itlog na maalat dahil sa laki po niya. Kaya po mas maganda po yung naka-poultry, hindi po tayo malulugi doon. At saka, tinitingnan po natin yung magandang feeds na kinakain nila para po maibigay po natin yung sakto. Kasi po ang itik po, pag hindi po naibigay yung tamang sukat ng pagkain, ay hindi po kanya bibigyan ng tamang itlog or tamang size ng itlog. Rap, yung sinasabi mo sa feeds, bumibili ba kayo commercial o naghahalo kayo ng sarili ninyo? At saka gano'ng kamit yung itik Pinas? Ang itik Pinas po natin ngayon, ang nangingitlog po sa atin ngayon is more than 700 po ngayon. So may mga siho po kaming marami. Siguro aabot yung siho namin ng mahigit 1,000 po. So aabot po ng 2,000 or 1,700 yung kabuuan po ng Pinas natin. Kasi unti-unti po namin ini-introduce ito para po sa mga duck raiser. Kasi maganda po talaga siya. At saka sa feeds po, commercial po yung binibili namin. Kasi masilan po talaga yung itik sa pagkain tuwing laying steeds po. Minsan, kung nagmimix po tayo, yun pong may nakita po kami dito sa provincial government po namin, na nag-mimix po sila. At saka yung sa kasama ko po, nag-mimix din sila, hindi po maganda yung resulta nila kasi kulang po yung nutrients doon sa mixing po. Yun pong inahalo natin. At kung hindi tama po yung mixing natin, ay nasisira po okay. Yung itik. Ikaw ba'y may incubator ka ba? O binibenta mo yung itlog o ikaw na rin ang gumagawa ng balot? Kami na rin po. Mayroon po tayong mayroon po tayong apat na incubator.
ang dalawa po doon is 7,800 yung capacity niya, yung dalawa. Yung isa noon, 7,800. Mayroon din po tayong automatic, fully automatic na incubator, which is yun po yung ginagawa natin sa ating hatching, yun po yung ginagawa natin. At saka kami po yung nagpo-produce ng balot at kami po yung nagsusupply dito po sa Pagadian City. Hindi lang po dito sa Pagadian City, sir. Doc, umaabot po tayo sa Karatig, probinsya po natin, sa Dipulog po, sa Cotabato po, at saka sa ibang mga cities. Araw-araw ba refrigerator or araw-araw nagsasalang kayo sa incubator? Ang sistema po namin dito sa pagsasalang po ng itlog doon sa incubator is 3 days po, Doc. Kasi kung nagluload po kami ng ngayong araw, nagload po kami ng 3,000 na itlog or 7,000 na itlog. Tatlong 3 days po, saka pa lang po kami mag... Depende po sa demand po ng ating balot. Oo. Tama yun, naharap kasi pag more than 1 week na at room temperature, baba na more than 1 week, bababa ng hatchability mo. Kaya tama yun, ano? Tsaka hindi naman po pwedeng everyday dahil dapat may hatcher ka ba? Kasi iba yung setter sa incubator, iba naman yung hatcher. Magkaiba ba sa'yo? Yes po, Doc. Iba po yung sitter natin. Yung sitter po natin, ginagawa po natin balot. Pero yung sitter po natin, mayroon din kaming sitter na automatic po, Doc. Tapos, pagdating po ng 26 days, nililipat po namin doon sa hatcher po. Actually, hindi na kailangan ng hatcher dahil ilan days ba para maging balot? Ang balot po, Doc, yung sitter natin, 18 days lang po yung balot. 16 to 18 days po, nabibinta na po yan. So, kapag naglulod po tayo ng marami, minsan, hindi di man yung, yung balot, kaya nga, kailangan talaga may record po tayo, Doc. Nire-record po natin kung ilang tao o ilang sinusuplaya natin ng balot, yun po ang kinukuha na natin ng kinukuha po natin ng sukat or dami po ng itlog na nilulod natin. Kasi kung minsan marami po yung nalod natin at hindi natin nabinta, yun ay magiging sisyo. Ayan, kailangan lang nating mag-break. Pero sir, ito tanong ko, ano bang hakbang ng mga gobyerno para lalo pa na maparami ang itik pinasdaan sa inyong lugar? Sa atin po yung pagbabalik, ito po ang Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree ako dyan. Ayan, Sir Rock. Yun nga po, naiwan ko tanong, ano bang hakbang ng ating gobyerno para mas maparami pa ang itik pinasdaan po sa inyong lugar? Noon po, yung nakaraang, kasi po, bago pong kapalit po yung gobernador natin, at saka yung past po na gobernador natin is ini-introduce po nila yung itik pinas. Kasi may itik Pinas po dito sa amin, yun pong sa provincial government, owned by the provincial government po. Marami po yung itik Pinas nila, yun po yung ini-introduce nila. Kasi nakita po nila, ng Sambuanga del Sur po, ay maganda pong paglalagyan ng itik Pinas. Yun pong mga itik. Kasi ang gusto po nila is yun pong mga palayan, imalagyan ng itik. Kasi maganda po yun sa para pong ginagawa nilang feeds yung ipot ng itik. So ang maganda pong gawin ng yung gobyerno po natin dito sa Mindanao is bigyan pansin po yung agrikultura. Yun pong gaya po ng itik, duck farming. Kasi po para po may pagkakikitaan po yung mga duck raiser natin. Dapat po yung gobyerno po ay bigyan nila ng magandang
oras or bigyan nila ng oras yung mga ganitong programa po. Rap, babalik ako, no? Sabi mo, 16 to 18 days, ilalabas nyo na ng incubator. Tapos, kayo na ang nagluluto, ilang oras niluluto, paano mo ika-classify na Pinoy, tsaka yung balot. And then, paano nyo binibenta? Magsimula po tayo sa pag-classify, Doc. Kasi pag isinalan po namin sa incubator, hanggang 10 days po yan, hindi namin yan gagalawin. Pagdating po ng 10 days, nagka-candling po tayo, kukunin po natin yung Pinoy. Isisiparate natin yung Pinoy doon po sa balot. Kasi sa 10 days po, madidetermine natin, mas maganda po yung 10 days kasi malalaki po na yung mga session niya. At makikita natin yung Pinoy doon at saka yung balot. At saka minsan, hindi kasi magiging balot yun lahat eh. Marami rin mga namamatay na sisyo dahil sa sobrang init or sa panahon na minsan mainit ang paligid, tapos mainit din yung loob ng incubator, kaya nga sinisiparit natin yung ano. Pagdating na naman sa 14 days, magkakandling po tayo ulit kasi tinitingnan natin kung nabuhay ulit yung ano, yung lahat ng sisyo. Kasi minsan namamatay yung sisyo dahil po sa yung incubator natin ay manual. Manual po yung incubator natin para sa balot. Hindi po yung fully automatic. Ang manual po is ginagalaw-galaw natin yung itlog ng tatlong bisis, ng umaga, tanghali at saka hapon para po magiging balot sa puti. Kasi po ang mga Pilipino, inahana po nila ang balot sa puti. Tama. Yes po. Kasi kaya nga po yung Maynila po is maganda po yung production po. Yung pong balot dyan. Kasi balot sa puti talaga. So yung ginagawa namin, tatlong bisis po namin pinaano yung itlog, yung balot po, sa 12 to 14 days. Tapos magkakandling naman kami, kinukuha namin yung mga patay na sisyo at saka sinasalang na namin. So pagdating po ng 16 days to 18 days, hindi po kami nagbibinta ng yung loto na po. Ang binibinta po namin ay fresh balot po. Para sa akin, Doc, mas maganda yung kung sa incubator, mas maganda po yung fully automatic po, Doc. Kasi ang fully automatic po, hindi po tayo, para pong relax na relax po tayo dun. Tinitingnan lang po natin yun pong thermometer niya at saka yung tubig doon sa ilalim. At saka 10 days po, pag nagka-candling po tayo, is maliit lang po yung Pinoy at saka maliit lang po yung mortality doon sa ilalim. Sinong gawa? Yan ba ay nabili sa Shopee, Alibaba, o ginagawa nyo lang dyan locally? Yung incubator? Customized. Yun pong yun pong dalawang 7,800 natin na manual po at saka isang 3,000 po na manual is kami lang po yung gumawa. Pinagawa ko lang po sa yung mga local na mga manggagawa po natin dito at ako lang po yung nagwa-wiring po. Then meron kang halimbawa 3,000 na every 3 days o edi inalis mo sa incubator. Nauubos ba yung kagad kinabukasan o paglabas? Nauubos po kagad lahat yun? Yes po, Doc. Actually po, Doc. Nauubos po natin yan kasi minsan kinokontrol natin eh. Kasi may mga karatig na probinsya or karatig po natin na city na pumupunta po dito sa atin as nag-order. Tulad po ng doon sa Cotabato po, yung fresh egg po, nagbibinta po din kami ng fresh egg. Kasi ang Cotabato City po ay sa pumupunta po dito sila at kumukuha po sila ng around 8,000 eggs po, fresh egg. At saka doon po sa Dipulog at saka yung sa probinsya ng Sibugay, Sambuanga Sibugay po, kumukuha po sila at saka Sambuanga City po. Minsan po, usually kulang po talaga yung itlog.
Kasi yung iba, sinasalang po natin, at saka yung iba, yung fresh egg, kinukuha po nila. So, shortage po tayo, Doc, sa ganitong mga panahon. Lalong-lalo na po pagdating ng beer months po. Parang kahit po, siguro kung may balot po kayo sa isang araw na 20,000, is ubos po lahat yan. Pagdating ng beer months. Amy, tatanong ko lang sa kanya, no? Rap, dahil ngayon medyo umikita ka na, medyo marami ka ng kalaman, may target ka ba na ganong karami yung masasaturate ang industriya ng Itik Pinas? Sa ngayon po, Doc, pinaparami po namin. Gusto po namin umabot ng 5,000 hanggang 10,000 po para po dito lang po sa amin, dito po sa local, is maibigay po namin yung kailangan po nila. Kasi sa ngayon po, hindi po natin maibigay yung kailangan nila hanggat hindi po tayo nang aabot ng ganyang kalaming Itik Pinas. Kasi shortage po tayo dito. So siguro pagdating po ng panahon, kung maawa po yung Panginoon natin at saka bigyan po tayo ng malakas pa na pangangatawan at saka maibigay natin ang tama pong production, tama pong balot sa ating mga suki. Opo. So 5,000 to 10,000, ako hindi malabong mangyari yan, sir. Mangyayari. Sana nga po. Opo. Ako, looking forward po tayo sa 5 to 10, baka mag-15 pa yan, sir, Trap. Oo. Kasi, alam mo, sir, Doc Sosie, ang maganda sa kanya, parang siya yung nag-start ng Itik Pinas dun sa lugar nila. Kaya mataas ang taas ng demand, sa kanya lahat kukuha. Magaling yung pagkakatiming kay Sir Rob eh, nung pasok ng Itik Pinas. Yung sa'yo ngayon, ilan ang tao mo na nagtatrabaho sa'yo? At kung 10,000, ilan naman tao ang arkilahin mo o magtatrabaho para sa'yo? So sa ngayon, may ano po kami, may tatlong tao po. At saka dito po sa balutan namin is kami lang po sa ngayon. May isa lang po akong tao kasi ang gusto ko po is ako mismo yung magma-manage po. Bago tayo magtapos, ang tanong ko, magkano ba ang balot diyan sa Pagadian City? Sa ngayon po, ang balot po dito sa amin is 12 pesos po ang fresh balot. Ang fresh balot po. 12 pesos po ang fresh balot. Ngayon, sa panahon ngayon, at saka binibinta po ng mga vendors natin na 20 to 22. Uy, ang taas! Oo, yun. Sa 12 pesos po, hindi po yun na luto. Fresh po yun. At saka yun pong mga vendors natin, is kinukuha nilang 12 pesos, sila na lang po yung nagluluto doon at binibinta nilang 20 to 22 pesos. Pagdating po ng beer months po, Doc, Mama Ami, aabot po ang fresh egg na ang ano natin, aabot po ng 14 to 16 pesos. Yun pong balot natin, yun pong fresh balot. Kasi wala na po yung itlog. Opo, kulang na lang po yung itlog. Yes po, yung supply. Opo. Kaya aabot siya ng 14 to 16 pesos po yung balot natin. At saka yun ang sinasabi mo, yun pong hindi ka po makakita ng 18 days or 16 days. Talagang 12 to 14 days lang po yung nakukuha mo sa mga ganyang buwan. Kasi kulang ang supply. Dok, nagulat ako sa 20 saka sa 22 pesos na binibenta, no? Kasi dito sa amin, 13 pesos, masama na yung loob ko. So, luto na yun, mamami. Sa 22. Luto na yun. Luto na yun, ha? Yung 13 pesos ko, luto na yun. Oo. Mura dyan, mura. Mura, opo. Dito sa amin, sa Luzon. Ayan, kaduktong ako nila, Dok Sosie, Bulacan eh. Eh, baisihan po ako. O yun, medyo madami kasi yung supply sa amin. Yes po, diyan po yung pinakamarami po sa sa lugar po ninyo, ma'am. Yan po pala sa inyo ay dito ang balot. Yes po, doon po sa Isabela po, sa Basilan po, around 25 pesos ata yung narinig ko na presyo ng balot nila. At mayroon ding aabot ng 30 pesos diyan po sa malaki talaga kasi wala pong itik diyan eh. Saka wala pong balot supplier dyan eh. Doc Sosie, gusto mo ba mag-itik sa Basilan?
Ganyan kalaki kita, Amy. Pag mamigrate ako dyan sa lugar niya, kakalabanin ko si Rap. Kaya nga eh. Nagkagulat ako sa presyo 30. Parang sa balot. Ito, Dok, yung sinasabi nila na literal na golden egg. Diba? Ay, alam ko, please. Ay, sige, Dok. Tanong ko naman sa'yo, Rap. May kasabihan daw na pag kumain ka ng maraming balot, ma-high blood ka. Totoo ba yun? Siguro, Dok, may high blood yung tao pag walang pera. Pagbusog naman siguro. Pagbusog naman siguro, Dok. Hindi naman ma-high blood ata yung tao. Okay. Anyway, para sa kalaman mo, noon sabi, huwag kang kakain ng itlog. Yung regular na table egg ng araw-araw. Hindi, nag-restrict. Na kahit araw-araw, dalawa, pwede, tatlo, pwede. Pwede. Yeah. Yes po, yung mga customer natin, Dok, hanggang lima po sa isang gabi. So, kumakain sila ng balot lima sa isang gabi, gabi-gabihan sila po. Hindi na, wala namang na-high blood. Yun na ang sabi ko sa iyo, Dok, na-high blood din yung tao pag walang pera. Pag walang pera. Ayan. Nababanggit mo lagi, Rap, September to February, kinukumpare ko siya, siguro mas masarap kumain ng balot pag malamig. At saka wala namang bumibigay ng balot sa umaga hanggang tanghali, Amy. Kadalasan, gabi talaga. Pag nagtakipsilin na, ayan, saka hanggang gabi, mabili. May relasyon kaya yung medyo malamig ang panahon? Siguro, Dok, kasi pag malamig na panahon, yun siguro ang kinakain nila. Kasi para yung energized ata yun, Dok, lalong-lalo na ngayon, is maraming kumakain ng balot kasi pang laban daw sa COVID, yun pa ang sabi ng mga kumakain ng balot. Oo, kasi pang palakas daw eh. Kung malakas daw yung tao, is hindi medyo, hindi talaga tatablan ng anong mga... COVID. Oh, yes. Yun po ang ano nila. Yung sabaw ng balot, saan po ba ano yun? Natural na timpla po ba yun? O may dinadagdag tayo dun? Mamami, yun pong kailangan po ay talagang tayo po yung magmamanage doon. Kasi yun pong incubator natin, mamami at saka Dok, may tubig po sa ilalim yan. Para po sa kanyang humidity. No? Kasi 'di ba yung tubig pag mainit yan is may evaporation. Opo. Then magmo-moist. Yes, magmo-moist. Pumupunta po yan doon sa egg seal at saka papasok po yan doon sa itlog at saka kasi kung nawawalan po ng tubig po yung itlog is didikit po. Yung ano, yun pong hindi talaga magiging balot sa puti yun. Talagang didigit sa egg seal po niya. So, kailangan po talaga yung management talaga sa incubator natin para po gawin yung, para po makaproduce po tayo ng balot sa puti. So, ganun pala yun. Oh, sir, bago tayo magtapos, ano bang encouragement natin sa mga kababayan natin na gusto pa ding simulan itong pagbabalot? Dito po sa mga ano po, mga kababayan po natin na gusto pong pumasok sa ganitong negosyo, una-una po is titingnan po nila yung market. Yun po ang pinakauna po, yung pong market, para po hindi po malogi. Pangalawa po, titingnan po nila or kukunin po nila yun pong magandang quality ng itik. Talaga pong kailangan po sa masilan po yung pagkuha po ng mga itik at saka mairecommend ko po yung itik Pinas po dahil ito po ang pinakamaganda. Pinakamaganda po to kasi hindi lang po pang pangitlog. Maganda po yung produce ng balot, yun pong itlog kasi malalaki po. Tapos po, gagawin po natin yan itlog na maalat po, which is yun po ang pinakamaganda kasi malalaki po yung itlog, hindi po lugi yung ano natin, yun pong mga suki natin. At saka po yung itik Pinas po is nagagawa po ng ginagawa po rin pong yun pong fried itik or yun pong marinated itik. So ang dami po na makukuha po natin sa itik Pinas. Whereas po sa Patiros po is talagang maliliit lang po yung Patiros.
At saka ang patiros po is hindi po maganda masyado yung ano niya, yun pong production po niya. Ang kasi ang patiros po aabot po ng ano 60 to 80% lang po yung egg production. Whereas po yung pong ano natin, yun pong itik Pinas natin is aabot po ng 98%. Yes. So bababa po siya pag mumulting po siya. Pag nagmulting po yung dalawa, yung pong itik Pinas at saka yung pong patiros, is yun pong apateros is aabot po pag nagmumulting siya, aabot po ng 40% yung egg production. Pag ano po, pag feeding, lahat yan na feeding. So ang itik Pinas po is hindi po bababa ng 50%. 80% yan, nangingitlog po yan siya hanggang pataas. At saka maganda po yung ano nila, yun pong katawan. At saka marami pong ginagamitan natin sa ganyan. Kaya nga po ini-encourage ko po yung pong mga die crusher natin na itik Pinas po yung alagaan natin. At saka kung makontrol po natin yung ano, yun pong probinsya na lahat po itik Pinas, is gaganda po yung ano natin, yun pong industriya ng balot. Kasi maganda po yung quality ng balot natin. Yan. Thank you po, Sir Rob. Ang dami ko, Dok, ito totoo. Hindi ko na isip na ganito kalawak ang balot. Pero thank you po, Sir Rob. At ang dami ko natutunan sa inyo pagdating sa eating, sa pagbabalot. Grabe. Siksik na siksik ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat po. And Doc Sosi, thank you din po sa pagsama sa ating mga kababayan. Pansamantala muna tayo maghihiwa-hiwalay, pero abangan niyo po kami. Ito po ang Agree ako dyan. Maraming salamat po, Doc, at saka Ma'am Ami.